Hi, kamusta? Na-miss kita. Tagal nating di nagkita. Tatanungin natin kay si ate kung ilang taon na siya nag-work dito sa Israel as caregiver. Kaya pwede mo bang makwento dito kung ilang taon ka na nag-work dito tapos kung sino yung unang employer mo at kung saan ka nag-work? Una kong employer, taga Petakuta. Ngayon, 6 months lang ako doon. Umalis ako. Bakit? Kasi nang baba to. Eh, baka mamaya eh, kung ano mangyari sa akin, kung ako makatagal dito. Lampa to ba naman sa mukha sa akin? Hindi, me? Mayroong karayom yun. Nananahi kasi ako noon. Pinatay ko yung damit niya. So, ilang taon ka doon sa unang employer mo? Unang employer ko yun. Siya nang parating sa akin. 6 months lang ako doon. Umalis ako. Sabi ako sa agency. Ay, kayo ko na. Kasi nga may sakit siya sa utak. Dahil yun siya. Tapos ngayon, hindi pa ito sa Ramata siya ron. 5 years naman ako doon. 5 years and 3 months and 3 weeks. Siyempre, namatay din ang amo ko doon. Anong case ng alaga mo doon sa Huda siya? Parkinson siya. Parkinson. Tapos, yun nga, so sobrang kainitan itong kanyang asawa, sinama siya sa concert. Pag uwi niya, nakagod, napagod ang maamo ko. Ngayon, kinabukasan, wala na. Nakumatos na siya. So, hindi mo rin talaga masabi na kung hanggang kailan yung buhay ng alaga mo, kahit gano'n pa kalakas, no? Oo, kahit gano'n mo siya kaingat-ingatan. So, kung minsan, te, si Lord lang talaga ang nakakaalam mo. Parang mas matagal pa ang buhay ng bedridden kaysa na ano, no? Tapos yun, yung pangatlo kong ama, ito na nga. Si Rita Avila. Si Rita Avila na. Si Rita Avila. Si Rita Avila na ang aking amo ngayon. Naka-5 years na ako sa kanya. Wow, mazal. Pero syempre, pag SB na na, medyo malitas pa. Pero ito sa 5 taon mo kay Rita Avila na alaga mo. Wow, Rita, artista yun. Oo, oh, Rita Avila. Ang dami mo ring sakripisyo na ginawa dyan. Ay, sobrang dami. Puyat, sablanot. Grabe. Stress ka rin sa amo mo. Inaalagaan talaga ng actual. Stress ka pa sa amo mo. Nagpapasundo sa'yo. Kasi do this, do that sila. Grabe, ibibigay mo na yung the best mo. Madami silang demand. Tapos ikaw nagde-demand, i-re-refuse pa yung demand mo. O diba, asan ka na? Kaya sabi ko, pag pupunta kayo dito, marami kayong dalang sa plano. Tsaka hindi ka pa makakalabas pag walang reliever. Nako, yun. Isang may pahirapan pa. Siyempre, pag bago na reliever mo, kasi di ba mo, lalo't gumagamit ka ng bitter. Pero igay mo lang yung sarili mo, makaipon ka para sa pamilya mo, mabili mo yung gusto mo. Siyempre, hindi naman lagi trabaho. Hindi mo lang din yung life mo kasi life is too short. Tsaka dito, ang magkagandahan dito, te, kasi diba, yung benefits na talagang nakalagay sa law, nakukuha natin. Oo. Hindi naman tayo talo doon. Hindi tayo talo doon. Lalo na yung mga pagpunta kayo ng medical mo, check-up nyo, yun. Sa ibang bansa, wala yun. Sa akin talaga ang meron. So, ikaw, te, anong ma-advise mo, te, kung sa atin sa Pinas, yung mga gustong mag-apply papunta dito, ano yung mga advice mo sa kanila? Ayun, kung gusto niyo pumunta rito, punta na kayo kasi ngayon, government to government na, maliit na ang gasto, siguro sa 100,000 na hindi katulad noon, $10,000. Eh, grabe, no? Nasa half million yung gastos natin, placement fee pa lang. Tapos nadaan ka pa sa butas ng karayo. Nako, yun, tapos napakaraming requirements. Requirements talaga, tagang sobra-sobra. So ngayon, sa government to government, magkano lang, tsaka konti lang yung 100,000, tapos hindi na ganun kahirap. Pero nga lang, ang sabi nila, wala din ako nakausap na G2G. Talagang may limitation yung ano nila, yung trabaho nila dito. After 5 years, pwede na daw silang umuwi. Hindi gaya sa atin na hanggat kaya nating mag-stay kahit wala na tayong visa. So, yan. Salamat at pinagbigyan mo ako. Sa mga nagtatanong kasi sa akin, yun, isa sa caregiver si Ate Tina, nakakasama ko sa tambayan. So kung gusto nyo pumunta dito, guys, mag-apply kayo sa POAA. Alam ko wala na atang agency. So mas maganda, hindi masyado mabigat yung placement fee. Pag sa government to government ka. At pagdating nyo dito, mabilis nyo na yung mabayaran yun. Basta pagpunta kayo rito, kung yung mga inutang nyo. Mandatory na rin. Oo, bayaran nyo lang. Sabi ko lang kami nursing background. To the Ate Tina.